So, muli po, magandang hapon sa bawat isa. Ayan, sino pa po sa atin ang may hangover sa camp? Ayan, grabe, ang bilis po ng araw, ano? Sipin nyo, bukas, sakto, 1 week na mulang nag-arrival tayo sa camp. Ang bilis. Pero ang sabi niya po, I'm sure kahit na 1 week na nakalipas mula nung arrival natin, nararamdaman pa rin natin hanggang ngayon ang anointing na ibinigay ng Diyos sa atin sa camp. Amen po? Tunay nga na na-bless tayong lahat at masasabi nating dinalaw at sinamahan tayo ng Panginoon sa event ng Rema na ito. Ngayon, recap po dapat ngayon ng mga natutunan sa camp. Pero alam ko po na halos lahat kabisado pa natin yung mga tinuro sa camp. Amen? Kaya ngayon, mag-share na lang po ako ng ilang personal at pati mga testimony na nabasa ko po sa mga churches natin. Ayan. Ngayon, bago po mag-start yung camp, alam ko po na lahat tayo, marami tayong mga preparations. Kami po ay nag-camp at ginanap po namin yon sa bahay nila Pastora Ina, dito po sa My Soldiers. Alam niyo po, nung nagpe-prepare pa lang kami, napansin namin na parang yung subdivision ay medyo dead spot. Anong ibig sabihin ng dead spot? Mahina talaga yung signal. Kasi meron kaming Globe, meron kaming PLDT, meron kaming Converge. Pero minsan, tigil pa rin ako ng tigil. Di nyo ba napansin sa mga nanonood po sa Zoom? Diba? Minsan darating yung frustration sa'yo na ginawa mo yung best mo sa preparation, pero itong actual na, ayaw gumalaw. Hindi ko kayo makita, hindi nyo ako makita. Minsan bumibilis yung salita ko, minsan bumabagal. And I'm sure hindi lang naman po ako yung ganun, pati sa mga churches natin. Ngayon, sino po ba dito yung nakaka-attend ng Zoom ni Pastor Benny? Yan, for sure po, halos lahat tayo kasi nakikita-kita tayo doon. Minsan kasi naisip natin, ako kasi naisip ko ganun eh, yung ideal na setup na ganun. Pero alam niyo po nung camp, nung nabanggit sa atin ni Papa, na yung setup ni Pastor Benny Hinn, nagsolicit siya ng $150,000 para maging maayos yung studio niya. And kinonvert ko po yung peso, yung $150,000, that's 7.5 million pesos. Wow! Diba? So, naisip ko po nung kama ko sinasabi ni Papa yun, oo nga, no, minsan napafrustrate ka, na stop, pero sobrang laki ng ininvest ni Pastor Benny doon. Naisip ko bigla, saan ba galing yung mga gamit natin ng camp? Diba? Karamihan sa atin, salamat Shopee, diba? Salamat Lazada, at pipiliin mo pa yung free shipping at yung may sale. Doon ka pa bibili ng gamit. Pero alam niyo po, kahit ganun, ang sabi po ni Pastor Boy sa atin ng camp, minsan yung luto mo hindi mo ma-perfect. Bakit? Kulang pa ng isang butil ng asin. Diba? So, sa naranasan po natin sa preparations camp at during camp, hindi perfect yung sound system. Pero alam niyo po, dahil kasama natin ang Panginoon, perfect yung naranasan natin sa camp. At I think mag-agree po tayong lahat dito. Kasi nandun yung perfect na anointing ng Panginoon. Biruin nyo, kahit stop, na be-bless ka. Kahit minsan humulaan mo na lang ano nga yung sinabi niya kasi nag-stop yung internet mo, na be-bless ka. Bakit? Kasi sinamahan tayo ng perfect na anointing ng Diyos. At para po sa akin, personally, isa po ito sa pinaka nakaka-bless na camp. Bakit? Kasi Zoom meeting, first time. At kasi na-amaze ako na yung anointing during Sembre Camp na magkaharap tayo at nagpupuri sa Panginoon. Walang pinagkaiba sa anointing na online. Ngayon, mahilig po tayong makijoin sa mga online meeting ng ibang churches, di ba? Sabi ko nga po, nakiki-Zoom meeting tayo kay Pastor Benny earlier this year. Naki-Southwest Believers Camp Convention tayo kay Kenneth Copeland. Alam ko, ang daming taga-Remang nakikamp doon. Bakit ko nalaman? Kasi lahat po sila nagka-comment, watching from the Philippines. Ayan, favorite ni Pastor Marvin tsaka ni Pastora Trix yun. Lagi ko nakikita. Nakijoin tayo sa mga iba't ibang camp meeting nila. Pero, alam nyo po, nung nakijoin tayo sa mga meeting nila hanggang ngayon kay Pastor Benny Hinn,
madami tayong napupulot eh. Pero ako po ay magiging honest. Sa lahat ng inattend natin na online gatherings, through Facebook Live, through Zoom, pinaka napuspos ako sa Rema. Yan, pinaka na-bless ako kahit nasira-sira yung gamit natin at yung connection natin mahina. Bakit? Sinasabi ko ba na mas anointed tayo? Hindi po. Ang sinasabi ko, bakit tayo pinaka napuspos dito? Kasi po, dito tayo inanointan ng Diyos. Ito ay confirmation na ako at ikaw, dito ka tinawag ng Panginoon. Kasi dito mo nararamdaman ang pagkilos niya. Lagi pong nababanggit sa atin ni Pastor Boy, nabanggit niya ulit ito nitong camp. Nang sabi niya, minsan may mga mag-invite sa kanya ng guest speaker, tinatanggihan niya. Bakit? Kasi alam niya ang calling niya ay sa Rema. At ngayon sa atin pong lahat, alam ko ang calling natin ay nandito. Bakit? Kasi naramdaman mo, naging evidence sa'yo at sa akin, ang anointing ng Diyos sa gawain ng Rema. Meron po akong isang basang testimony. Sa iba po, nabasa niyo na ito, pero hayaan niyo pong ma-share ko. Meron pong isang kabataan noon na active dito sa church natin. Actually, under ko po siya sa district ko. Hulaan niyo na lang kung sino. Parang ang konti ng choice, di ba? Ayan. So, ngayon, itong kabataan na to, sabi niya rin sa testimony niya, nabigyan siya ng ministry dito sa church na pagkatiwalaan siyang humawak ng isang simbahan. Ngayon, biglaan na lang. Hindi niya alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit. Bigla siyang nawala. Hindi na siya nagparamdam sa church. At actually, in-unfriend niya ako. Hello sa'yo. Hindi ko naman babanggitin yung pangalan, di ba? Pero pwede mo na akong i-add ngayon as a friend. Sa Facebook, siguro ayun yung makita kang ginagawa niya. Pero alam niyo ba, itong kabataan na to, nawala. Ngayon, minsan kinukumusta ko yung pastor na naka-assign sa kanya. Kumusta si ganito? Kumusta si ganyan? Minsan may balita sila, minsan dinadalaw nila. Hanggang sabi niya po dun sa testimony niya, 2 weeks before the camp, bumalik siya sa church. May message ko ng pastor, pastor na nandito po si ganito. Sabi ko, sige, entertain niyo. Alam niyo po, nagsimula siyang sumali sa activities ng workers natin. At nung camp, nakita ko nandun siya. At alam niyo po, sabi niya dun sa testimony niya, muli kinausap siya ng Diyos. At gaya po ng mensahe sa atin, ang pinarating sa kanya ng Panginoon ay balikan mo yung anointing. At alam niyo po, itong kabataan na to, ngayon, bumalik na siya. At sabi niya, babawi siya. Diba? Sabi ko sa'yo, i-friend mo na ako ulit. Hindi na ako galit, uwi ka na. Hindi, ayan. Pero ano pong ibig sabihin nito? Minsan, I think itong kabataan po na to, nag-attend na to ng ibang church eh. Bakit? Kasi Kristiyano naman siya. Pero alam niyo po, hindi ako naniniwalang naramdaman niya ang anointing doon. Kasi hindi siya doon tinawag ng Panginoon. Dito siya tinawag sa Rema. Kaya nung umattend siya ng camp, naalala niya ulit at ang mindset niya, sabi niya, Lord, babawi ako. At ito po ang isa sa na-reveal sa atin ngayong camp. Alam niyo po, ang daming nanonood sa Facebook Live. Yung iba, mga kasamahan natin dati. Yung iba, kasamahan pa rin naman natin ngayon. Pero yung iba, alam niyo po, sabihin ko na nga, kung naramdaman niyo po yung anointing sa camp, at hindi na kayo, wala na kayo dito sa church ngayon, it's time na bumalik. Bakit? Kasi balikan mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. Balikan mo yung anointing mo. Kasi hanggang ngayon, dito mo nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon. At ang isa pa po sa nakaka-bless itong camp na to, ay yung magazine ni Kenneth Hagin. Ayan, dito po sa magazine na to, nabasa ko na to yung English version. Iba pa rin yung dating doon sa Tinagalog sa atin ni Pastor Boy. Yung part na sinabi niya, ang pinanghawakan niyang verse ay ano? Mark 11:23 and 24. Ano sabi niya ron? Sabi niya, hanggang maintindihan niya, hanggang mag-manifest yung hiling niya, pinanghawakan niya ang pangako ng Panginoon. At alam niyo po, ang isang nakakatuwa dito, makikita mo yung mga taga-Rema, ganito rin ang ginawa eh. Nakahawak doon sa promise ng Lord. Natutuwa po ako doon sa testimony ng church natin dito sa Dingalan, sa panguna po ni Pastora Giselle. Nag-testify siya ron eh, kasi po ang isang part na maglalandfall, yung bagyo, supposedly nung camp, is sa Dingalan, which is hawak ni Pastora Giselle. Ngayon, sabi niya po doon sa testimony niya, lahat ng kapitbahay lumilikas. Bakit? Ina-encourage niya siya lumikas kasi magkakaroon ng super typhoon. Diba? Pero alam niya po, si Pastora Giselle marunong sumunod sa anointing eh. Sabihin niya, buti pa si Pastora Giselle. Diba? Anong ibig sabihin? Kasi alam niya na sa camp ang anointing. Alam niya po, nanindigan siya. Sabi doon sa testimony, kasi paano ko nga naman magka-camp pag nasa evacuation center ka, diba? So, ang ginawa niya,
nag-stay siya dun sa church kasama yung mga kabataan niya. Nag-usap kami after camp. Sabi ko, grabe din ang pananampalataya ng pastor nila. Bakit? Kasi siya yung pinakamatanda. Paano pa ba yung nangyari dun? Pero alam niyo po, lumipas yung bagyo. Ang sabi ng mga kapitbahay nila dun sa testimony na pinost nila, buti pa kayo, pa-camp-camp na lang. Kasi alam niyong kaya ko yung iligtas ng Diyos. Samantalang kami dito, takot na takot. At iyon po ang nagagawa pag alam mong sumusunod ka sa anointing. Bakit? Alam mo, very confident ka na lumakad kung saan ka tinatawag ng Panginoon. At ang isang part po dito, alam niyo, hindi ako nakatulog nung last night natin, nung Sunday. Maliban sa nawala ng kuryente sa bahay namin. Ayan, kasi hindi ako makamove on dun sa bagyo. Diba, naalala niyo po pinag-pray natin yung bagyong Rolly sa camp. I'm sure marami pong church, maraming Kristiyano ang nagpipray na hindi matuloy ang bagyong to. Pero alam niyo po, buong puso akong naniniwala na malaki ang naging part ng rema sa prayer. Bakit? Eh kasi, nung unang prediction ng bagyo, lahat ng landfall may church tayo. Banggitin ko po, sinabi babagsak sa Quezon. Next, Aurora. Next, National Capital Region. Dito po tayo ngayon, karamihan sa atin. Next, Cavite, Laguna, Batangas. Sabi ko, lahat ng lugar na to, may church tayo. Pero alam niya po na pag-pray. Kaya nga sabi namin after camp, siguro nalito na eh. Nalito na yung bagyo kung saan siya magla-landfall. Kasi pagpunta sa Quezon, uy, may rema nagpe-pray. Punta sa Aurora, uy, may rema nagpe-pray. Pagpuntang NCR, uy, may rema nagpe-pray. Pagpuntang Cavite, uy, may nagpe-pray. Kaya alam niyo po, nakamali yung prediction eh. Bakit? Kasi may mga anak ng Diyos na kumakapit sa salita niya at nananalangin. At dito po, nag-landfall siya sa Bicol. Alam niyo po, nakakalungkot kasi nagkaroon ng malaking disaster doon. Pero alam niyo po, ito po, ang daming taga-rema ang may kamag-anak sa Bicol. At naniniwala po ako, wake up call ng Diyos ito. Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng church dyan. Bakit? Kasi alam niyo po, maliliit man ang church natin, pero iba pa din ang bayan na may taga-remang nagpipray. Kaya nga ito ang mission na ibinigay sa atin ng Diyos noon, mag-build ng church sa kada bayan. Para ba lumaki yung gawain? No, para may nananalangin. At sa totoo lang po, ang sabi dito sa prediction na to, kung titingnan nyo siya sa mapa, ang laki niya. At US ang nag-predict. Ibig sabihin, very accurate yung weather system nila. Ang laki eh, parang masasakop niya yung buong Luzon. Yet, tinawag na itong super typhoon eh. Diba? Super typhoon Rolly. At alam nyo, naisip ko, para mapalayas ang isang super typhoon, gaya ng sabi ni Pastor Boy, kailangan ng mga super Christians. At dito po sa camp, napatunayan natin na pinapakinggan ng Diyos ang panalangin natin. Nakakatuwa ngayon kasi isipin nyo, yung mga tao naghahanda sa bagyo. Habang sila lahat naghahanda sa bagyo, alam nyo po anong ginagawa ng mga taga-rema? Naghahanda ng damit sa last night. Diba? Naghahanda na mag-praise and worship. Bakit? Kasi sigurado ka na kahit malaki ang bagyo na yan, mas malaki ang Diyos natin. At dito po, sabi sa atin ng camp, gaya ni David, isang bato lang ang kinailangan para ano? Para matalo niya si Goliath. Kasi bakit? Inanointan siya at binigyan siya ng ability ng Diyos. At ganun din po ang bawat isa sa atin. Isang pangalan lang ni Jesus ang nakapagpatigil ng super typhoon na Rolly. Amen. Isang pangalan ni Jesus na sama-sama natin dinideclare nung gabing na nalangin tayo. Alam ko po, naramdaman natin ang travel. Alam niyo ba, 30 minutes lang tayo nag-pray or less. Pero nung na-release yung travel, may peace ka na. Actually, nag-threat pa nga yung bagyo, di ba? Kasi humangin, humisik yung ulan, nag-brownout sa ibang mga lugar. Pero alam niyo po, hindi napigilan ito ang gawain ng Panginoon. Nang isa pa po, yung mag-worship tayo ng sama-sama sa Panginoon, maliban po sa theme song natin na pinapatugtog ko ngayon, naawitan ka ng Alleluia. Salamat po Kuya Richmond sa anointed na cover nitong song na to. Maliban po dito, alam niyo po, nakaka-bless eh. Paulit-ulit mong pakinggan. Alam niyo ba si Pauline, alam niya na yung kanta. Kinakanta niya na ngayon.
Sabi niya kahapon, isa pa, eh, nagmi-midweek yata sila sa Apalit, ito yung kanta. Bakit? Kasi po, somehow, ang worship natin sa Panginoon pagsama-sama ay may ibang impact. Sayang nga lang nung last night eh, kasi hindi ko po kayo nakita. Habang kasing nagpo-praise, diba, umiikot yung Zoom cam natin. Doon po sa amin, naka-freeze yung Zoom cam dahil sa choppy-choppy yung internet. Pero alam niyo po, nung napanood ko yung posted videos ng kada outreach, naramdaman ko yung joy. Sabi ko, yung joy pala na meron dun sa lugar namin kung saan kami nagpupuri sa Panginoon, ganun din yung nararamdaman ng lahat. Alam niyo yung joy na hindi mo mapigilang tumalon at magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Sabi nila nung Sunday, darating yung bagyo eh, pero dun yata sa soldiers, hindi bumagyo. Nagkaroon yata ng intensity 5 na lindol. Bakit? Kasi yung nagtatalo nandun sa lugar namin, medyo heavyweight lahat. Hindi, ayan. Hello po sa mga kasama ko. Hindi. Pero yung hindi mo mapigilan, kahit ang sikip-sikip ng pwesto mo. Actually, yung gitarista ko lagi niyang tinatamaan yung kamay ko. Pero hindi mo mapigilan na tumalon. Kahit ang liit ng pwesto, wala ka sa pinil. Bakit? Nag-express ka ng joy na makasama mo yung mga lingkod ng Panginoon sa iba't ibang parte ng Pilipinas na magpuri sa Panginoon. At nakaka-bless po. Tunay na nakaka-bless po na kung magkakadikit lang tayo, alam ko na kung saan pupunta yung praise and worship natin. Ayan yung sa area po ng finances na banggit ni Pastor Rodel kahapon, nagkaroon po siya ng personal na testimony regarding sa financial na sitwasyon nila after ng Camp Pinrovide ng Diyos. At alam niyo po yung offering natin, hanggang ngayon may nag-offering pa. At praise the Lord po, may nagme-message pa sa akin na bukas ipapadala pa yung ibang offering. Ano pong ibig sabihin nito? Siguro, pinapanood nila yung replay sa YouTube, no? Pag napanood nila, nagpapa-offering dun. So, paulit-ulit din sila nag-offering. Pero ano pong ibig sabihin nito? Ang camp na to ay complete package. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng anointed na mga services, anointed na pang-aawitan, kung hindi pinagpala niya rin ang bawat simbahan when it comes to financials. Alam ko po na provide lahat ng pangailangan, lahat ng pagkain. Walang nagutom sa mga camper natin. Bakit binless na ang Panginoon? Eh, nakaka-bless, diba? Kung pwede lang, camp na lang everyday. Amen? Pero alam niyo po, hindi nagkulang ang Diyos sa camping na ito, sa lahat ng aspeto. Ngayon pong tapos na ang camp, tayo naman ang hahanapan ng Diyos. Ginawa niya ang part niya sa camp. Inanointan niya tayong lahat. Pero ngayong tapos na po ang camp, ikaw at ako ang hahanapan ng Panginoon. Kasi ang unang purpose ng anointing, ano sabi sa atin, appointment. Bibigyan ka ng Diyos ng assignment na ikaw lang ang makakagawa. So ang reminders po sa bawat isa sa atin, yes, masarap maglinger ng paulit-ulit dito sa camp. Pero alam niyo po, may assignment ang bawat isa sa atin. It's time na alamin, it's time na kumilos kung ano man yung binigay ng Diyos sa atin. Kasi yung sabi niya, so number 3, darating ang time, haharap ka sa Diyos. Haharap ka sa mga kapampangan. Haharap tayo lahat sa Panginoon. At gusto niyang malaman anong ginawa mo, anong ginawa ko sa anointing na pinagkatiwala niya sa atin. Anong ginawa natin? Iningatan ba natin ito? Pinalago ba natin ito? Ang isa pa po sa na-appreciate ko ngayong camp, dati kasi, di ba, kapag medyo spiritually low ka na, especially sa mga worker, nag-antay ka ng 6 months. Bakit? Or 3 months? Kasi kailangan mo ng camp, kailangan malay hands ka. Pero alam niyo po, ngayon, dahil naka-Facebook live yung camp natin, pwede ka nang mag-camp everyday. Umunta ka lang sa YouTube. I mean, kanina po, kakatapos ko lang ng last night, bago ako nag-live ngayon, nakikinig ako kasi andun yung anointing. Panood po kayo sa YouTube, nandun yung anointing. Para kang nag-altar ko ulit sa sarili mo. At alam niyo po, may share ko po ito. Nung last night po ng camp, may nagbe-message sa akin na isang outreach natin. Na ang sabi nila sa akin, Pastora, nawalan po kami ng kuryente kaya hindi kami maka-join. Sabi ko, tawagan kita. Naghanap ako ng paraan para tawagan siya. Para kahit pa paano, sa cellphone man lang, marinig nila yung sermon nung last night. Eh, kaso lang, walang means kasi malulubat na rin sila. Pero alam niyo po, kinabukasan, nag-message ulit sa akin yung pastor dun sa lugar. Pinapanood nila yung live at napupuspos sila. Kinabukasan, tapos na tayong lahat, tulog na yung iba sa atin. Anong ibig kong sabihin? Naglilinger yung anointing dun. So pag dumating yung time, nangihina ka na, hindi mo na kailangan mag-antay ng next camp. Pumalik ka, mag-camp ka ulit. Pumunta ka dun sa YouTube.
kasi mararamdaman mo at maa-assure sa'yo na ang camping, na sa camping na ito, sinamahan tayo ng Panginoon at maa-anointan ka ulit. Maa-anointan ako ulit. And last po, bago ako mag-close, meron po sinishare si Papa sa amin before. Ito po ay naturo ni Benny Hinn. Ang sabi niya, bakit madalas nawawala ang mga pastor sa gawain? Bakit madalas mga minister nawawala sa gawain? Yun ang shinare po ni Benny ng isang aspect dito. Kasi after niya mag-sermon, after niya mag-minister, nawawalan na ng prayer life. Ngayon, before camp po, na-require tayong mag-pray lahat. Na-require tayong mag-pray, mag-devotion, ipanalangin ang camp na ito. Ngayon, ang alala lang po sa bawat isa sa atin, ngayon tapos na ang camp, patuloy pa rin po tayong manalangin. Maging mapagbantay tayo sa bawat isa. Bakit? Kasi po, ang sabi ng mga parable na tinuro ni Jesus, right after maitanim ang binhi, pupunta ang kaaway para nakawin. Right after, hindi siya maghintay ng isang buwan, isang araw, isang linggo, right after. So tayo pong lahat ay maging mapagbantay. Alagaan po natin ang anointing na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi ulitin ko po, ginawa na ng Diyos ang camp, ang role niya ngayong camp. Ang purpose na ngayong camp, ginawa na ng Panginoon. It's time na gawin natin yung atin. So ulitin ko po, alagaan natin. Sabi ni Pastor Boy sa sermon niya, i-baby mo yung anointing. Hanggang ano, hanggang palakasin at palakasin, palakasin ng Panginoon para saan? Para ako at ikaw ay lalong magamit ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen po. So, yun lang po yung ma-share ko sa hapong ito na nga po ay nakapag-minister ito sa bawat isa sa atin. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Mangbanal sa pangalan ni Jesus. Lord, muli nagpapasalamat kami ng buong puso sa iyo, Panginoon, sa katatapos ng camp namin, sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Sa assurance, Panginoon, nakasama ka namin sa kabuuan ng gawain ng Rema, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na ngayong tapos na ang camp, i-reveal mo sa amin, Panginoon, yung assignment na ibinigay mo sa bawat isa. At nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magampanan ito bago ka dumating, Panginoon. Muli, Lord, ina-appreciate ka namin, na-appreciate namin ang kabutihan mo, katapatan mo, ang presensya mo, Panginoon. Manguna ka sa lahat ng gawain, Panginoon, ng simbahan namin, Panginoon, at dalangin namin ang pangalan mo lang ang mag-glorify sa lahat ng pagkakataon. Salamat o Diyos, maingat namin binabalik sa iyo ang aming papuri, pasalamat, paggalang sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so maraming salamat po sa bawat isa sa atin. Kita-kita po ulit tayo bukas sa prayer po natin. Kung di po, ayan.